ayan, mga boss. Good evening na. So, nandito na kami sa San Carlos City. Salamat naman kay Lord at nakarating kami ng Negros Occidental. Kakalagpas lang namin sa Oriental, ano. So, nandito kami sa city proper ng San Carlos at stopover dito sa McDo. Kakain siguro ng dinner and then along City Mall na rin. So, yung plan ng grupo ay tatambay muna. Kakain, pahingang konti, medyo mahaba-haba yung biyahe kanina at inabutan kami ng ulan, so hindi ako nakapag-record simula dun sa last na nai-record natin. So dito na tayo nakapag-continue ng vlog natin kasi nga ang lakas ng ulan. Makita nyo naman may mga raincoat na, no? So siguro mga boss, balikan ko na lang kayo kapag kami ay pa-take off na dito sa San Carlos. So be right back mga boss. Woo! So, take off na kami mga boss. At yung oras natin ay 8:30 na ng gabi. At nandito pa rin kami sa San Carlos. So, yung biyahe namin, more or less siguro, nasa 3 hours. Pauwi na ng Victorias. Kaso kami ay didiretso pang Bacolod. And doon na kami sa Bacolod mag-i-stay. Kasi nga yung flight ng aking partner ay 5 a.m. ng madaling araw. So, doon na lang kami mag-i-stay sa Bacolod para malapit na sa Bredcu Port. So, hintay na lang kami ng van para diretso na ng biyahe. So, ayan. Let's go! So, malamang nasa alas 11 siguro. Makaka-touchdown kami ng Bacolod. Pero, let's see sa road conditions at sa road traffic at especially sa weather. Baka kasi malakas yung ulan doon sa Victorias or sa Bacolod. And ngayon daw ay brown out doon sa Victorias. Kaninang hapon pa ng 4 p.m. hanggang ngayon daw ay brown out pa rin. Let's see mamaya kung pagdating natin doon ay naibalik na yung kuryente. Yung feeling natin ngayon mga boss ay may kapaguran na rin, ano? Masakit yung puwet ko, kakaupo, at yung balikat ko ay medyo masakit na rin. So biyahe pa kaming Victorias City. So siguro wala nang stopover to, dire-diretso na to para hindi na kami mag-hold sa oras. Marami-rami kasi yung stopover namin dito sa bandang north. And pasensya na kayo kung hindi ako naka-record, ano? Dahil nga, as I've mentioned earlier, umuulan. Naabutan kami ng ulan doon sa Baiz hanggang sa Ginhulungan. Gihulungan ba? Ginhulungan. Dito lang sa San Carlos medyo tumila yung ulan. Kaya nakapag-record tayo ulit. One bar pa lang naman yung nabawa sa atin. So okay pa yan. Kahit dire-diretso na, kaya pa to. All stock naman yung motor natin. Medyo tipid naman tayo sa gas. At yung OBR natin, medyo pagod na rin. Gusto nang humiga at magpahinga na. Kasi nga bukas may pasok pa. Gusto nyo lang daw magpahinga. Ang ganda sana ng view dito for sure. Oh. Kita nyo ba yung ilaw na yan? Hindi ko alam kung ano yan. Pero kung maliwanag siguro ay magandang view din yan. So sana nakakaalam dyan. Ano ba yung mga ilaw na yan mga boss dito sa San Carlos City? Marami pa kaming dadaanan. San Carlos, Escalante, Toboso, Calatrava, Sagay, Cadiz, Manapla. So medyo marami-rami pa. And sabi ni Dr. J ay meron pa daw part dito na medyo banking yung daan at kurbada sa may bandang Calatrava yata or Toboso. Alam ko meron din dun eh. So let's see mamaya. I just hope hindi na lang umulan, ano, hanggang sa pauwi. Hassle talaga yung ulan kahit kailan talaga. Pero hindi naman natin maiiwasan yan. Mangyayari sa part ng biyahe natin yung umulan kasi hindi naman pare-pareho yung weather forecast dito. Malaki kasi yung Negros. At sabi ni Dr. J, meron din palang part dito na madulas yung daan at may kasikipan na daan at merong mga lupa-lupa na tawag sa amin ay daga na lupa na nagkalat sa daan. So dapat medyo ingat-ingat kami. Magdadaan-daan na lang muna. Siguro ang ganda ng view dito.
sa part na to kung hindi lang madilim, no? Tingin nyo, grabe yung daan dito mga boss, oh. Walang street lights sa magkabila. So yung ilaw na kita natin ay ilaw na lang ng ating motor. Kaya kapag yung ilaw natin ay medyo mahina, mahirapan tayong baybayin yung ganitong klaseng lugar na wala masyadong ilaw. Wala man lang kasing poste. Medyo bumibilis yung pacing namin mga boss. Kasi medyo maluwag naman yung daan kahit na madilim. Good thing na meron tayong MDL, mini driving lights or auxiliary light, pangdagdag sa mahinang ilaw ng ating motor. Kasi alam naman natin yung ilaw ng Aerox na motor, or hindi ko alam sa iba, no? Basta yung stock na ilaw ng Aerox ay mahina talaga. So dapat meron tayong auxiliary lights or MDL. So tignan nyo naman, ano? Naka-off yung ilaw natin dyan. Wala na tayo masyadong makita. Ngayon, ang dilim, oh. Wala na akong makita masyado. Pero at least meron tayong MDL pandagdag sa ating visibility sa ganitong klaseng daan. Buti dito may mga street lights na, oh. Pero madilim pa rin, eh. Kasi yung street lights nila hindi naman nakakasakop. At saka sa kabilang side lang, yung sa right side natin, wala namang street lights. So need pa rin natin ang ilaw. Ay nako. So sa ngayon, wala akong ibang hiling kundi yung makarating kami ng maayos sa Victorias na walang trouble na mangyayari. Hopefully, hopefully Lord, sana wala. So far wala pa naman, ano? Wala pa naman may nasiraan sa amin, except lang doon sa na-delayed kanina na kagagawan ko rin. Naiwan natin yung ating susi sa compartment. Hindi ko alam kung anong nangyari talaga doon. Kumukuha lang kami ng aming jacket kasi nga umuulan. At nung hinanap ko na yung susi, hindi ko na mahanap. So hindi rin ako sure kung sa top box ba naiwan or sa compartment ng motor. So good thing alam ni Dr. J yung gagawin. Nabuksan natin yung compartment ng motor and nandoon na nga yung susi. So salamat kay Dr. J. Dito kurbada na, oh. Hindi ko alam mga boss kung may nakikita pa ba kayo kapag nagre-record tayo ng gabi. Hindi ko pa kasi na-try yung Osmo Action 3 ng bumiyahe ng gabi. So hindi ko alam kung visible pa ba or maganda pa ba yung kuha natin kapag gabi na kapag ganitong kadilim. Sana maganda pa rin, ano, para at least kahit pa paano magandang ganda yung magiging output pag na-edit na natin or sa post-production na period. So be right back na lang siguro mga boss kapag nakapag-stopover pa kami or nasa Victorias na ba? So update ko na lang kayo maya-maya mga boss. So far hindi pa naman tayo inaantok, so kayang-kaya pa. So balikan ko na lang kayo later mga boss. All right, be right back. Woo! So nasa Calatrava na pala kami mga boss kanina. Meron tayong arko na nakita. You are leaving Calatrava daw. Tama ba yun? Nakadaan na ba kami ng Escalante? Hindi pa yata, no? Nauna yata yung Calatrava. So yung next yata nito Escalante. Oo, tama. Or Toboso. Feeling ko Toboso pa, eh. Hindi alam. So basta kung ano yung makita nating lugar or arco ay update ko na lang kayo mga boss. So later ulit. Woohoo! Sarap sigurong bumiyahe dito ng hindi gabi. Yung may liwanag pa. Kasi ang ganda ng daan dito mga boss, oh. Asphalt tsaka kurbada. Ito yata sinasabi ni Dr. J na kurbada na daan dito. Medyo non-stop din yung kurbada dito. Pero ang ganda kasi asphalt, eh. Ay, grabe yung daan, no? Ang mahirap lang din dito sa daan na to, walang street lights. Tsaka walang railings yung mga highway dito. Tsaka kita nyo naman, no, ginagawa. Ginagawa ba to or nagka-landslide dito? Daming kurbada sa part na to. Tsaka ang dami ding buhangin-buhangin sa daan. So dapat ingat tayo dito. Baka mag-skid yung gulong natin dito. Dahil nga ang daming buhangin. Ayan, no, mga buhangin mga boss. Dahil sa pagka-landslide siguro dito. Ayan, ang dami. Oh. Tapos kurbada pa. Medyo delikado yan. Ayan, no, dami. Oh. Tsaka ang steep din ng mga kurbada dito. Talagang matutulis. Ang non-stop yung kurbada dito. Ah. Kaliwat kanan din, no. Walang straight na daan dito, ah. Kung hindi kurbada sa kaliwa, kurbada sa kanan. Grabe. First time din natin dumaan sa lugar dito or sa road na to. So update tayo mga boss.
oras natin ay 9:12 na ng gabi. And nandito na kami sa Toboso dahil may nakita na naman tayong karatula or arko ba yung tawag doon. Basta design para malaman natin kung nasaan na. So nasa Toboso na nga tayo, mga boss. So medyo maganda-ganda na yung daan dito kasi nga gabi na at wala nang masyadong sasakyan na dumadaan. Uy, grabe yung landslide oh. Laki oh. Grabe. Sinakop niya yung isang lane na daan dito. So naging one lane na lang. Grabe yung landslide doon oh. So ito yung kagandahan kapag may mga kasama kang mag-rides or grupo kayo. At least merong nag-guide sa daan na kabisado. So yung nauna sa amin ay yung van na kasama din namin simula nung una pa sa Negros Loop. And then sinusundan namin na 8 motor. So yun yung kagandahan kapag grupo. Ito yung famous na kurbada dito sa Toboso, mga boso. Parang napaka-steep na kurbada. Parang siko talaga na klaseng kurbada. Marami-rami din pala yung mga kurbada dito. Alam ko nakadaan na rin ako dito eh. Nung pumunta tayong Calatrava, dito rin tayo dumaan eh. Ayan oh. Welcome to Toboso. Yung parang design ba ang tawag dyan? O arko na rin ano? Makonsider na rin na arko nila. So Toboso pa lang kami. Yung next ay Escalante. So be right back again, mga boss. So update tayo, mga boss. Oras natin ay 9:36 na ng gabi and nandito na kami sa Escalante City, sa city proper mismo ng Escalante. So tuloy-tuloy na to, dire-diretso na hanggang Sagay City and malapit-lapit na namin matapos yung Negros Loop. Yun nga lang ay medyo dalawang araw namin ginawa. Daming aso dito. Well, hindi lang naman dito, ano. Sa lahat naman ng dinaanan namin, grabe yung aso talaga. Hindi naman may iwasan yan sa ganitong daan, lalo na sa probinsya. Aso yung kalaban ng rider. Yun din yung cause ng accident. Yung bigla ang tawid ng mga aso. Siguro 10, ano? Pagpalagay na natin na walang stopover, siguro max na yung alas 11 ng gabi. Mahaba na yun para makarating kami at matapos namin yung Negros Loop. Hindi pa naman tayo nakakaramdam ng antok. Slight lang, slight. Yung iniinda pa rin natin, yung puwet natin, at saka yung balikat sa may bandang likod. Medyo sumasakit na sa kakahawak ng manibela. Pero overall, enjoy naman. Sulit naman yung pagod namin. Basta yung importante is matapos namin yung Negros Loop na smooth at walang hindi ka nais-nais na mangyari. So on the way na kami sa Sagay City, mga boss. Update ko na lang kayo ulit. Alright! So update tayo, mga boss. Nasa Sagay City na kami. Ay ano, I love Sagay. So time check tayo. It's 9:49 ng gabi. Nasa Sagay City na kami. Medyo bumilis yung biyahe namin ngayon dahil wala naman masyadong sasakyan sa highway kapag ganitong oras. At dito sa part na to, wala masyadong kinoconstruct na mga daan. Kaya tuloy-tuloy yung biyahe namin. So ayan, mga boss, papalapit na kami ng papalapit. Malapit na namin matapos yung Negros Loop ng Aerox Club Philippines. And next nito ay Cadiz City. So see you sa Cadiz City, mga boss. Alright. Alright, so update tayo, mga boss. Nasa Cadiz City na kami. Doon yung papasok sa Cadiz City proper. And time check tayo. It's 10:12 na ng gabi. And we are now leaving Cadiz City on the way na Manapla. So at this moment ay medyo nakakaramdam na ako ng pagod at antok. And yung gas natin ay 2 bars na lang. Kaya pa naman to hanggang Bacolod siguro. Or sa Victorias ay magpapagas na lang tayo. Parang sumasakit na yung katawan ko. Ramdam ko na yung pagod sa napakahabang biyahe. So Manapla na yung next, mga boss. Palapit na tayo ng palapit para matapos natin yung Negros Loop. So be right back, mga boss. Alright, mga boss, nasa Manapla na kami.
Time check ulit tayo. It's 10:31 na ng gabi. So medyo malapit-lapit na tayo. Yung next nito ay Victorias na kung saan ay ito na yung last stop para sa ACP Team Victorias. Dahil kami ay didiretso pang Bacolod. So for sure sa Malihaw in sila mag-i-stopover or yung final destination nila. Alright, Manapla. Grabe, nakakapagod. Ramdam ko na talaga yung pagod. Lalo na dito sa aking upper part ng likod. Yung partner natin, sigurado pagod na rin to. Ina-adjust na lang yung posisyon ng katawan niya. Kasi nangangalay na rin. So matatapos to, or matatawag namin na tapos na yung Negros Loop kapag naka-touchdown tayo ng Bacolod. Kasi doon naman talaga yung start ng Negros Loop sa Bacolod. So kapag naka-touchdown tayo ng Bacolod mamaya, ay doon ko na masasabi na successful at na-fulfill natin yung Negros Loop ng Aerox Club Philippines. Grabing challenge to. First time natin maka-experience ng ganito. Naulanan, nainitan, at lalo-lalo na napagod. Pero yung katumbas niyan ay experience sa pagra-ride. Talagang masaya lang. Isa ito sa challenge na aking nalampasan, or hindi lang ako, kasama na pati yung aking partner and of course yung ACP Team Victorias, na malampasan yung ganitong klaseng challenge. Hindi basta-basta yung challenge na to, kaya dapat kondisyon, hindi lang ikaw, pati yung rider mismo. So salamat Asyong, hindi mo kami binigo. Pinauwi mo kami ng ligtas sa ride namin ngayon. Talagang ginabayan mo yung bawat daan na dinaanan natin. So salamat Asyong. Woo! Proud ako sa'yo. At isa rin to sa challenge na masasabi kong may pagmamalaki ko sa kahit na sino naman ano, na natapos natin at nakapag Negros Loop tayo na successful, although hindi pa naman tapos. Pero manapla na eh, and approaching Victoria City na tayo. So para sa akin, considered na rin to na finish at naging successful. So ayan, officially nandito na tayo sa Victorias. Ayan o, yung napakaganda at napakalupit na arko ng Victoria City. City of Victorias, sidlak sang kadalagan. Kagandahan dito, may ilaw kasi yung bawat design sa haligi ng arko na yan. Yung mga tourist destination dito sa Victorias ay visible sa haligi ng arko. Mas naging astig yung itsura. So ayan mga boss, see you later na lang sa Malihaw Inn. Kasi doon kami stopover muna para kunin yung ibang gamit, and then diretso na kaming Bacolod. Alright mga boss. Alright, so nandito na kami sa Malihaw Inn mga boss. Whew, kapagod, grabe. So ayan mga boss, nandito na kami sa Malihaw Inn. Dito na nag-i-end yung Negros Loop ng ACP Team Victorias. So kunin lang namin yung gamit at diretso na kaming Bacolod para doon na lang magpahinga at matulog. Alright mga boss, magandang tanghali po sa ating lahat ano. So pakita ko lang sa inyo yung itsura ni Asyong after mag-travel ng Negros Loop and more or less 600 plus na ano na kilometers, at basa pa siya ano kasi umuulan dito. So ayan yung itsura ni Asyong na walang ligo. Kita nyo naman ano, grabe yung napagdaanan namin ni Asyong kasama si partner natin. Ayan oh, sobrang dumi oh. Grabe yung dumi oh. Kapit na kapit oh. So thankful ako dahil nakarating kami ng ligtas dito at natapos namin yung Negros Loop na walang abirya na nangyari. So yung issue lang dito kay Asyong is yung front shock niya na medyo tumatagas yung oil. JVT suspension na yan. Oh. At least hindi naman siya bumigay kasi napalitan naman natin ng fork oil kay Dr. J. So ayan yung itsura ni Asyong after mag-travel ng 600 plus kilometers sa ginanap na Negros Loop ng Aerox Club Philippines. So ako ay pauwi na mga boss.
So tayo ay pauwi na mga boss. At naihatid ko na rin kanina ng alas 5 yung ating partner. Kasi nga babalik na siya ng Iloilo. Kasi nga may pasok na. At after ko siyang maihatid ay bumalik na lang ako sa hotel para magpahinga na lang ulit at matulog ng konti. Kasi nga alas 12 na yata or past 12 na nang nakarating kami dito kagabi sa Bacolod. So wala pa akong masyadong tulog. Although nakatulog naman tayo kanina nung nakabalik tayo sa hotel. Pero masakit pa rin yung katawan natin. Ramdam ko na yung pagod. Medyo umaambun pa pala ngayon. At sumama yung panahon dito. At least nakatulog naman tayo kahit ano, kahit ilang oras. Kasi yung out doon ay alas 12 naman. Sayang naman kasi yung room pag dumiretso akong uwi after kong maghatid. Kasi hours lang naman yung nagamit namin. So, maximize ko na. At least nakapagpahinga pa ako. So, ayun. Siguro, dito na natin tatapusin yung episode natin about sa Negros Loop. Medyo mahaba-habang video to. Ginawa ko na lang two-part video para hindi masyadong mahaba. So before natin tapusin yung video natin ngayon ay gusto kong magbigay ng shout out of course sa Aerox Love Philippines Negros Occidental chapter, lalo na kay Presleo ano, para sa pag-organize ng ganitong klaseng event. So shout out po Presleo, and shout out din syempre sa lahat ng sumali and nag-participate sa ginanap na Negros Loop, lahat ng members pati aspirants. Ang daming dumalo, more than 100 siguro, more or less ano. And speaking of aspirants, ay meron pala kaming tatlong aspirants doon, na si Pops Guard, si Tita Heidi, yung mother ni Mams Jinky, at yung kung hindi ako nagkakamali, yung brother ano, na sumali din. So tatlo po sila yung aspirant na gagraduate din or nakagraduate. Alam naman natin si Pres. Basta makasali ka lang sa event, lalo na big event ng ACP, ay matik na yon, official member ka na talaga. So congrats po sa lahat ng aspirants, even sa ibang chapter ano, kung mayroon mga aspirants. So congratulations po sa inyo para sa pagiging official member. At congratulations din sa lahat ng participants at sumali sa Negros Loop. Although yung finish line ay sa Numaguete, pero yung iba ay pumuntang Siquijor at umuwi via Mabinay. And then kami ay nilibot. So congratulations po sa ating lahat. So, isa na naman to sa masasabi kong aking mapagmamalaki na tayo ay nakalibot sa buong Negros. Kumbaga yung buong Medyas, Oriental at Occidental ay nalibot natin. Kasama syempre yung grupo natin na ACP Team Victorias. And shout out din po sa kanila. Grabe yung grupo na yun. Talagang nag-enjoy kami dahil minaximize talaga namin yung punta sa Dumaguete. Kasi minsan lang naman mangyari yun. So sinulit na talaga namin. So shout out po and congratulations sa ating lahat. Kahit medyo nakakapagod, hindi na pala medyo, nakakapagod talaga. Kung hindi ka condition physically ay mahihirapan ka, at lalo na yung motor. And syempre meron tayong mga kasama na hindi naman may iwasan na pumalya yung motor ano, nagkasira o nagloko. Hindi naman natin kontrolado yon, pero ganun talaga. So sana safe lang silang nakauwi at nakabalik sa kanilang mga pamilya. Wala lang serious na aksidente na nangyari. Yun lang naman yung importante. Basta enjoy lang. Enjoy ang ride. Grabe yung biyahe na yon. Tatlong memory card yung naubos natin. Yung isa puno. At yung isang 64 gig ay napuno rin. And itong nagagamit natin ay papuno na rin. So dalawang 128 gig. At saka isang 64 yung na-consume natin sa ride na to. Grabe, no? So siguro dito na natin tatapusin yung episode natin ngayon mga boss. Mahaba-habang editing process na naman yung mangyayari dito. Kasi nga two part siya. So sa mga subscribers ko dyan at mga viewers, sobrang thank you sa palaging panunood sa ating mga video. Shout out po sa inyo. So hanggang dito na lang siguro mga boss. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli nating paglalayaw. Alright. See you on the next vlog mga boss. Bye. Woohoo! Alright! Yeah! ACP! Riders 1! Woohoo!